Magandang araw! Nandito na tayo sa ikalawang aralin sa unang markahan sa Filipino 9 na ang pamagat ay ang Dangal ng Pag-asa. At inaasahang pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay nasusuri ang tunggaliang tao laban sa sarili sa binasang nobela. Handa na ba kayo? Kung handa na, simulan natin. Ano ang mga nakikita ninyo sa larawan? Kapag mayroong bukang liwayway, ano ang una ninyong naiisip? Kapag may dove, ano ang una ninyong naiisip? Okay, pag ganitong mga larawan na inyong nakikita, ang una nating naiisip ay ang pag-asa. Kasi panibagong araw, panibagong umaga, at panibagong pag-asa. Okay, alamin natin, sino si Alan Bailey? Okay, sino nga ba si Alan Bailey? Si Alan Bailey ay may akda ng nobelang Little Brother. Ipinanganak siya sa Scotland noong 1943. Nagtapos siya ng high school sa Brenton, Melbourne, at nagpakadalubhasa sa pamamahayag sa University of Melbourne. Okay. Ang Little Brother ay pumapaksa sa aspektong political, historical tungkol sa isang batang nawala ng pamilya, bunga ng digmaan sa panahon ng Khmer Rouge. Ang Khmer Rouge ay mga komunista sa bansa na siyang naging dahilan ng civil war sa bansang Cambodia at ibang karatig bansa nitong mga panahong 1960s na lalong pinaigting dahil sinuportahan ng North Vietnam na palakasin ang kanilang puwersa. Okay. Sino-sino ang mga nakikita ninyo sa larawan? O ano yung mga unang naiisip ninyo sa pagganitong larawan ang nakikita ninyo? Ibig sabihin nito ay magkapatid. Meron ba kayong mga kapatid? Kung meron kayong mga kapatid, naranasan niyo na bang makipag-away sa inyong mga kapatid? Lalo na yung kung kayo yung kuya, kayo yung ate, laging kawawa ang bunso. Okay, alamin natin kung ano ang little brother. O ang, sa Filipino ito ay kapatid. Mula sa orihinal na akta ni Alan Bailey, na malayang sali ni Dr. Florante Garcia. Okay, handa na ba? Kung handa na, basahin na natin ang buod ng nobelang Kapatid. Una ay ang pagtakas. Tumakas si Navite at ang kanilang kuyamang at ang kanyang kuyamang mula sa mga sundalo dahil wala na silang babalikan sapagkat pinatay na ang kanilang pamilya ng mga Khmer Rouge. Nagpahabol si Mang sa mga sundalo upang maproteksyonan ang kanyang kapatid. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Patuloy na naghintay si Vete sa pagbabalik ng kanyang kuya. Ngunit hindi na ito dumating hanggang nakatulog na lang siya. Pangalawa, sa kagubatan. Sa isip ni Vete ay patay na si Mang at hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin o kung saan siya patungo. Kailangan niya uling matuto mag-isip sapagkat sa kanilang pinanggalingan, ang pagiging unuti lamang ang sumagip sa kanilang buhay. Kung alam ng sundalo na marunong kang bumasa at sumulat, ikaw ay kukuhanin at papatayin. Katulad na lamang ng nangyari sa kanilang ate. Ilang araw na siyang naglalakad nang makatagpo siya ng abandonadong bahay na may natitira pang gulayan. Isang gabi lamang siyang natulog sa bahay na ito sapagkat naalala niya ang kanilang tahanan at dahil dito labis siyang nasaktan. Okay, gabi sa una pa lang, gabi yung pinagdaanan ni Vethi. Pangatlo ay ang daan. Noong simula ay sa gilid lamang ng kalsada naglalakad si Vethi. Nangangamba siyang baka may dumaang truck dito. Ngunit nang mapansin niya ang mga hukay na gawa ng mga pagsabog, ay napagtanto niyang walang sasakyang makadadaan dito. Kaya nagsimula na siyang tahakin ang gitna ng kalsada.
Ngunit di pa man siya nakalalayo ay may natanaw siyang truck na may lulang mga sundalo na nag-aayos ng kalsada. Naghahanap siya ng lugar na pwedeng mapagtulugan nang may marinig siya. "Oy, nakikita kita! Lumapit ka dito!" "Okay." Ang pang-apat, hari ng lungsod. Akala ni Bethy ay sundalo ito, ngunit paglingon niya ay isang lamang itong bata. Napansin ng bata ang gintong dahong mula sa isang alahas na hawak ni Bethy na pinulot niya upang gamitin pantanggol sa sarili. Hiningi ito ng bata sapagkat ayon sa kanya, napulot ito ni Bethy sa kanyang lugar. Nararapat lamang na sa kanya ito dahil siya ang hari ng lungsod. Dinala niya si Bethy sa isang natatagong lugar na puno ng pagkain, damit at mahahalagang bagay. Ayon sa hari, hindi na kailangan ni Bethy ang kanyang kapatid o kung sino paman. Panglima, gininto ang ilog. Natulog si Bethy sa palasyo ng hari noong gabing iyon. Kinain niya ang pagkain inihanda ng hari at binigyan siya nito ng mga damit at sapatos. Tinanong siya ng hari tungkol sa kanyang dating buhay sa bukid, ngunit ayaw na niyang pag-usapan ang tungkol doon. Napagdesisyonan nilang mag-isda, ngunit sira ang motor ng bangkang balak nilang gamitin. Bigla niyang naalala na nanggaling na silang pamilya sa ilog na iyon. Dito nagsimula siyang alalahanin uli ang kanyang dating buhay at ganun din ang hari. Sinabi ni Bethy na ang kanyang kuya na lang ang mayroon siya kaya pumayag ang hari na hanapin nila ito. Napagana naman ni Bethy ang motor. Okay, doon sa gininto ang ilog ay naalala ni Bethy ang pamumuhay na meron sila bago pa man sila sinakop ng Kimmeroch. Pang-anim. Ang pamagat ng pang-anim ay ang truck. Nagtungo sila sa pier kung saan ang mga sundalo ay nagkakarga ng mga kagamitan sa isang truck. Kilala ni ang o ang hari ang mga sundalo. Si Ang ay ang hari o ang mga sundalo at nagsabi silang tutulong sa mga ito. Maaari siyang makisakay sa isa sa mga truck papunta sa hangganan ng Thailand. Tinatayang 500 kilometro malapit sa isang malaking kampo ng isang malaking refugee. Umandar na ang truck kasama ang 2 sundalo na nakaupo malapit sa mga sakong kanyang pinagtataguan. Sa bawat paginto ay nagbababa ang mga ito ng sako, ng kagamitan at naisip niyang sandali na lamang bago siya makita ng mga ito sa pinagtataguan. Nang siya ay matuklasan, tumalon siya galing sa truck at tumakbong palayo. Yun yung kaganapan sa truck. Pang-7, ang bisikleta. Nakarating siya sa isang maliit na bayan at nakapulot ng isang lumat kinakalawang na bisikleta. May nakausap siyang isang bata na nagsasabing malapit na ang hangganan at sundan lamang niya ang araw. Bumili siya ng mga bagong bahagi ng bisikleta upang palitan at kumpunhin ang sira nito para umandar at muling magamit ang lumang bisikleta gamit ang gantong dahong isinauli ni A. Nakitira siya sa bahay ng bata habang inaayos ang bisikleta at tinanong niya ang bata kung may nakita ba siyang kahawig ni Ma. "Siguro," lamang ang sagot ng bata, ngunit sapat na ito upang magbigay ng pag-asa kay Bethy. Ang pang-8, pangarap na lungsod. Nakita ni Bethy ang daan patungo sa Angkor Wat, ang bayan kung saan nakita ang kanyang mga magulang at kung saan sumayaw ang kanyang ina.
Nakatulog siya sa ilalim ng isang malaking puno at nagising na lamang dahil sa patak ng ulan. Nagpalakad-lakad siya dito at inalala ang kwento ng kanyang magulang. Kasing tahimik na ng Phnom Penh ang Angkor Wat. Ang pang-siyam ay ang magnanakaw. Nagpatuloy si Bethy sa kanyang paglalakbay. Nakarating siya sa isang maliit na bayan kung saan may nasusunod na bahay. Nagtataka siya kung bakit walang ni isang tao sa paligid. Nakarating siya sa sisophone na 41 kilometro lamang ang layo sa hanggala ng Thailand at sa hinahanap niyang bayan ng Aranyaprathet, Kheo, Thailand. Sa tingin niya, kapag sinundan niya ito patungo sa dulo, makikita niya ang kanyang kapatid na si Mang. Habang tinatahak niya ito, may tumalon at humarang sa kanyang daanan. Isang babaeng may dalang patalim at kinuha ang kanyang bisikleta. Dito po sa pagsulat ko ng 10 ay baliktad po. Una dapat ang I bago ang X. Pang-10, ang kariton. Naisip ni Bethy na nagbago na talaga ang panahon dahil nagawang nakawin ng isang babae ang bisikleta sa isang bata. Nadaanan siya ng isang karitong hila ng isang baka at sakay ang isang magsasaka at isang unggoy. Inaya ng mga ito si Bethy na makisakay at maaaring ibaba malapit sa kanyang destinasyon. Nagsalo si Bethy at ang magsasaka ng hapunan at sinabi sa kanya ni Bethy ang kanyang kwento. Kinabukasan ay ginising siya nito at sinabing kailangan na niyang umalis upang hanapin ang kanyang kapatid. 11, ang kagubatan. Dumiretso si Bethy patungo sa daan na itinuro ng magsasaka sa sobrang lapit ng ingay ng putukan, akala ni Bethy ay nasa loob ito ng kanyang isipan. Dumapa siya sa lupa at tinakpan ang kanyang tainga. Nanatili siyang nakadapa hanggang sa tingin niya ay ligtas na. Habang siya ay tumatakbo, natapilok siya sa isang dalagita. Nabaril ito sa balikat at mabilis na ubusan ng dugo. Naalala ni Bethy ang kanyang ama, isang doktor na may ginamot gamit ang dahon at putik. Nang magising ito ay magkasama na silang naglakad patungo sa hangganan. Saro ang pangalan ng babae. Pang-12, 007. Nang makarating sila sa isang munting bayan, dali-daling lumapit ang mga tao upang tulungan sila. Isa itong kampo na malapit sa hangganan at doon ay aalagaan sila ng mga Thai at Red Cross. Isang lalaki ang nagsabi kay Bethy na maraming taong nabaril kahapon malapit sa kampo. Ang kampo ay nagngangalang noong summit, ngunit tinatawag na itong 007 ng mga tao. Pang-13, ang pagamutan. Nagising si Bethy sa amoy ng isda at kanin. Siya ay nasa bahay ni Ponery at Cow the First Dang. Nakatulog pala siya ng isa at kalahating araw. Madaming batang inaalagaan si Ponery. Lahat ng mga ito ay naghahanap ng pamilya. Sinamahan si Bethy na isa sa mga bata upang bisitahin si Saro sa ospital. Nagmamadaling pumunta si Bethy sa ospital, subalit ang ama ni Saro ang nakita niya rito. Noon pa lamang nalaman ng mga tao ang kanyang kwento. Tinutulungan si Bethy ng mga tao na gumawa ng poster upang mahanap si Ma. Pang-14, ang bus. Sa pagtagal ng panahon, nasanay na rin si Bethy sa kanyang buhay sa ospital.
Masaya siya sa bahay ni Ponari. Labas-masok ang mga pasyente at marami siyang naging kaibigan. Sinabihan siya ni Sen na tingnan ang notes board para makita kung may iniwang mensahe si Mang. Nagulat si Betty nang makita niya na patong-patong na ang mga mensahe sa notice board at natabunan na ang sa kanya. May natanaw si Betty na isang mahabang pila ng mga bus at mga taong pasakay rito. Isang sundalo ang kumaway sa kanya at sa sobrang pagkataranta ay tumakbo siya biglang palayo. Panglabing-lima, gabi ng mga sundalo. Nanginig sa takot si Betty habang paulit-ulit na binabanggit ang boss. Hindi tuloy siya na maunawaan ni Betty. Tinanong siya ni Betty kung ang nakita ba niyang boss ang kinatatakutan niya. Tumango si Betty. Isinalaysay ni Betty kung paano sila kinuha ng mga sundalo at sinakay sa boss. Namangha si Betty sa tapang ni Betty dahil sa hirap na pinagdaanan nito para hanapin ang kapatid. Sinabi ni Betty kay Betty na si Mang na lamang ang tanging mayroon siya. Panglabing-anim, ang mamamatay. Isang hemorrhage ang dinala sa ospital. Wala itong malay tao at may tama sa balikat. Hiniling ni Betty kay Betty na sabihin sa bata gamit ang kanilang wika na kailangan gamutin ang sugat nito. O kung hindi siya papayag ay ibabalik siya sa hangganan. Pumayag naman ang batang sugatan. Habang tinatanggal ni Betty ang benda, nakalimutang sabihin ni Betty na nakararamdam siya ng kaunting sakit habang ginagawa ito. Kaya naman na makaramdam ng sakit ay sinugod nito si Betty. Sinunggaban naman siya ni Betty at sila ay nagpang-amok. Nakikita ni Betty sa kanya ang lahat ng sundalong naging sanhi ng kanyang mga kasawian. Pinigil siya ni Betty at doon lamang tila natauhan si Betty. Okay, papaulit-ulit. Kapag nakakita si Betty ng mga sundalo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang karanasan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Panglabing-pito, ang mapalad na bata. Ibinalita ni Betty na babalik na siya ng Australia. Dahil dito, nalungkot si Betty. Maya-maya pa ay masaya siyang hinahanap ni Betty para yayaing sumama sa kanya pa Australia. Ibig niyang sumama, subalit naiisip niyang baka hindi na sila magkita ni Mang kapag umalis siya. Kinuha ni Betty ang lahat ng impormasyon tungkol kay Betty at nagtungo ng imbahada. Tinagtagal ay binalita ni Betty na makakasama na niya si Betty pauwing Australia. Samantala, dumating si Frank, isa pang doktor, at sinabi kay Betty na nakita na nila si Mang. Okay, pang 18. Ang pamagat ay Mang. Labis na natuwa si Betty na sa ibinalita ni Frank. Marahil ay narinig ni Mang ang kanyang mga ipinadalang mensahe sa speaker. Ayon kay Frank, nasa Nong Summit daw si Mang. Kaya naman nagpa siya si Betty na pupuntahan nila si Mang kinabukasan. Patakbong pinuntahan ni Betty ang lalaking tinawag ni Frank na Mang na nakasakay sa truck, subalit nang makita ito ni Betty na lumo siya. Hindi ito si Mang. 2 oras pabago niya nakita si Betty na nakaupo sa isang burol at nakaharap sa gawing Cambodia. Malungkot niyang sinabi kay Betty na ngayon, batid na niyang patay na nga si Ma. Okay. Panglabing-siyam. Sa loob ng 2 araw, pawang kalungkutan ang nadama ni Betty. Ibinalita sa kanya ni Betty na sa makalawa ay aalis na sila kaya't kailangan na niyang maghanda. Nagpaalam na siya sa mga tao roon. Sunod ay dinala si Betty sa panibagong kampo kung saan siya na malagi ng 3 araw bago sila nagtungo ni Betty ng Bangkok. Nangako si Betty kay Betty na mag-aaral siyang mabuti para siya ay maging doktor. Sinabi ni Betty na makararating
din siya ng Australia kahit hindi sa tulong ni Betty dahil tinutulungan ng kanilang gobyerno ang mga taong maroon ng kamag-anak dito. Hindi ito naunawaan ni Betty. Maya-maya pa, isang binata ang nasa kanilang harapan. Napakapayat nito at hirap tumayo ng tuwid. May peklat ito sa ibabaw ng tenga galing sa sugat na natamo sa pagkakabaril dito. Okay, dito na tayo sa exciting na part kung saan pupunta na si Betty sa Australia. At sinabi ni Betty na pwede rin naman pumunta si Betty kahit hindi ito tulungan ni Betty dahil kapag may kamag-anak na ay pwede nang pumunta doon. Wala siyang pagkakakilanlan at malay tao nang ilipad pa Bangkok at pa Australia upang mailigtas. Nagkamalay siya makalipas ang 3 buwan. Isa siyang estranghero sa unang tingin ni Betty. Subalit parang nakikilala niya ito hanggang sa maging malinaw kay Betty kung sino ang nasa kanyang harapan. Dito ay si Mang. Mahigpit na nagyakap ang magkapatid sabay sabing, "Kamusta ka, aking kapatid?" At doon, nagtapos ang kwento. Ilang taon yung nakalipas bago nagkita si Betty at si Mang. At ang daming karanasan o daming pagsubok ang dumaan sa buhay nilang magkakapatid. Hanggang sa dumating yung araw na nagkita silang dalawa. At doon, nagtapos ang kwento. Okay, talakayin natin. Bakit tumatakbo sa kagubatan ang magkapatid na Mang at Betty? Diba sa unang parte, ang pamagat ay kagubatan. Bakit nga ba tumatakbo doon si Mang at si Betty? Okay, ang sagot ay upang makatakas sa mga sundalo dahil hinahabol sila ng taga Kimmeridge. Pangalawa, batay sa mga pangyayaring inilahad sa akda, ano ang ganap sa Cambodia ng mga panahong yun? So anong nangyari doon sa Cambodia? Ito ay may nagaganap na digmaan, kaya doon naganap ang civil war dahil ang Khmer Rouge ay sinakop sila. Okay, tukuyin natin. Balikan ang binasang bahagi ng akda ng kapatid. Tumukoy ng pahayag utauhan at masusing ipaliwanag ang tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili. Okay, kumbaga, ikaw sa sarili mo. Halimbawa, galit ka sa sarili mo dahil sobrang taba mo. Galit ka sa sarili mo dahil ganyan ka. Yun ang tinatawag na tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili. Halimbawa dito, ito yung sasagutan ninyo. Tauhan o mga pahayag. Ano yung mga pahayag na nababasa ninyo sa akda? Na tunggali ang tao laban sa sarili. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel at ipasa ito sa October 8. Naunawaan ba? Kung naunawaan o may na hindi naunawaan, mag-iwan ng komento sa ibaba ng video o kaya mag-message sa akin sa aking messenger account, Maureen Martinez Educational. Okay, narito po para sa mga katanungan o may nais kayong biglang linaw. Sana'y may naunawaan kayo. Hanggang sa susunod na talakayan, maraming salamat.